Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa ng mga
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taun-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpagindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya ay lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo." Sa ngalan ni Hesukristong taga Nazaret, lumakad ka. Hinawakan niya ang kanang kamay ng lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ang awit ating papurihan, ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkot sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na Kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon, Siya ang ating Diyos. Ang Kanyang paghatol ay ang nasa saklaw, buong sangsinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong Kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipa ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaak na tungkod na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi nga ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao.
Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kaniyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, "Buhay si Jesus." Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon na nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kaniyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kaniyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapipigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit, ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumundig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon at isinalaysay naman ng 2 ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin si Kristong muling nabuhay. Tunay nga pong patuloy tayong nagsasaya, patuloy tayong nagdiriwang dahil sa dakilang misteryo ng muling pagkabuhay ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo ay hindi lamang isang ordinaryong kaganapan. Ang kaniyang pagkabuhay ay lubhang napakahalaga sa atin. Dahil sa kaniyang muling pagkabuhay, mas lalong lumalakas at tumitindi ang ating pananampalataya. Dahil ang kaniyang muling pagkabuhay
ay ang nagbukas sa isang dakilang katotohanan ng ating pananampalataya. At iyan ay ang katotohanan ng pagkabuhay na mag-uli, ang katotohanan ng kaligtasan, at ang katotohanan ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, si Kristo ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, ang unang nabuhay sa mga patay. Ang siya ring nagbukas ng pintuan ng kaligtasan. Kaya sa bawat binyagan at sa bawat mananampalataya, makakaasa tayong lahat sa pangako ng muling pagkabuhay at kaligtasan, na ang ibig sabihin, ang kamatayan ay hindi ang huli nating hantungan, kundi ang langit, ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan na kaloob at ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Ang salaysay tungkol sa daan patungo sa Emmaus o Emmaus sa wikang Ingles. Alam po ninyo, yung dalawang alagad na ito, tigib ng dalamhati at kalungkutan ang kanilang mga puso. Umalis sila sa Jerusalem. Daladala ang pait ng karanasan na ito. Pabalik na sila sa Emmaus, 11 kilometro mula sa Jerusalem. Ang akala nila, ang kanilang tagapagligtas na si Jesucristo ay wala na. Hindi nila namalayan, may isang taong kasabay nila habang pabalik sa Emmaus. Hindi nila nakilala na siya ay si Kristo, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ikinuwento nila na sila ay umaasa na si Kristo ang kanilang tagapagligtas, ang siyang magpapalaya sa kanilang bayang Israel. Ngunit si ito ay napalitan ng matinding lungkot nang si Kristo ay mamatay sa krus. Ang kanilang inaasahang tagapagligtas na wala na, namatay, ipinako sa krus. Nabalitaan nila na si Kristong ito ay muling nabuhay. Ngunit, tila baga hindi sila naniwala. Kaya imbes na tumigil sa Jerusalem, bumalik sila sa Emmaus upang ipagpatuloy ang kanilang ordinaryong buhay. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ba ninyo naiintindihan ang isinasaad sa kasulatan na ang tagapagligtas ay kailangan ding mamatay upang ang bawat isa sa atin ay matubos sa ating kasalanan?" Kaya habang sila ay naglalakad, ipinaliwanag ni Jesus ang nasasaad sa kasulatan mula sa aklat ni Moises hanggang sa aklat ng mga propeta. At maghahating gabi na, ang mga alagad na ito, inimbitahan si Jesus upang doon sa bahay nila mamalagi. At anong nangyari? Dinampot ni Jesus ang tinapay, pinaghati-hati ito, at ibinigay sa mga alagad. At sa tagpong iyon, sila ay naliwanagan. Nakilala nila na siya ay si Jesus. Naliwanagan sila na ang katotohanan ng muling pagkabuhay ay totoong totoo.
nakita at nasaksihan nila si Jesus ay tunay ngang buhay. At nang nagliwanag na ang kanilang isip, bigla namang nawala si Jesus. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kagaya ng karanasan ng dalawang alagad, tayo rin mismo minsan dumarating sa punto na nag-aalinlangan tayo sa katotohanan ng ating Panginoon. Maraming pagkakataon na tayo ay nagtududa. Maraming pagkakataon na tayo ay tila baga nawawalan ng pananampalataya. Subalit sa pagkakataong ito, makikita natin na anumang karanasan na hindi kaaya-aya na mayroon tayo tungkol sa ating pananampalataya, hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. Uulitin ko po, anumang hindi magandang karanasan mayroon tayo sa ating pananampalataya, sa bandang huli, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Palagi tayong sinasamahan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, hanggang magliwanag ang ating pag-iisip. At sa pagkakataong lumiwanag na ang ating kaisipan at kamalayan, tayo ay hinihiling sa atin, hinihikayat tayo, hinihimok sa atin na tayo ay magbahagi din ng liwanag na ating nakamit. Kagaya ng ginawa ng mga alagad, hindi sila nanatili sa Emmaus, kundi bagkus, bumalik sila sa Jerusalem upang ibalita at ibahagi ang maganda at mabuting balita na kanilang narinig at nakita ng kanilang mga mata. Ganito rin tayo, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Ngayong naranasan natin, ngayong nakilala natin na si Kristo ay muling nabuhay, hinihikayat din tayo na maging tagapagdala ng mabuting balita. Ibahagi natin sa ating kapwa ang mabuting balita ng kaligtasan. Ibahagi natin sa ibang tao ang muling pagkabuhay ni Kristo. At ang kanyang muling pagkabuhay ay ang nagdadala sa atin ng tunay na liwanag at pag-asa sa buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoong muling nabuhay. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-alala natin kung paano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo.
Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ate, nawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eucharistia, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga yumao, naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng mga pagkakataon sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasiyahan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O
sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. 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 Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen,
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong lupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago tuwagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailan.
Kristo'y inihain na. Pamaspong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago tuwagas. Haleluya. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na. Pamaskong maamong tupa, magsalo tayo masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Haleluya. Announcement. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Tumalo po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ay gawin mong mga bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal sa iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po ang lahat habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kaniyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis
ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sigisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.